Hello everyone. For this interview, I invited a female fashion designer from Quezon City. Please welcome Kat De Leon Corpus. Hello, Kat. How are you? Kumusta? Hello, Derek. Good day to you. How are you? I'm good. Thank you for having me here today. Nako, as usual, ito po si Kat Corpus. Dati pong ginawa ko yung show niya sa Philippine Fashion Week. Hanggang ngayon, ganyan pa rin siya kaganda. Ay, thank you po, Derek. No, alam mo, Derek, actually, sobrang nakakamiss no yung mga times natin because Of when you course. did our show, bagong baby pa ako na sa industriya, di ba? Remember, Oo. bagong-bago pa ako. Anyway, So nakakamiss yun. sabi mo, baby ka pa sa industriya noon, anong time na yon? Pero ngayon hindi na definitely. Pero sa anong age mo na-realize na magiging fashion designer ka pa? Actually, Derek, looking back, no, no, mula when I was a young girl pa lang, maliit pa lang ako, I've always loved fashion and clothes. Mahilig na po talaga ako sa mga clothes. And I remember nga kahit ng grade school, mahilig akong mag-draw. Alam mo, sa mga back pages ng notebook. Oh, yes. Draw Oh. ako ng draw, yes. And yun, even in high school, I would design our school day outfits, yung pang cheerleading uniform namin, and even my prom dress. Yan, ako yung nagde-design yan. And then, I just want to share this with you. Now, I remember I think mga 9, 8 years Oh. old, ganyan. I saw Oh. my mom's magazine, which had Lorna Tolentino's wedding gown. And then I said, what would it look like kaya kung ako po yung magde-design ng damit niya? So, nag-draw pa ako sa pad paper ng gown ni Lorna Tolentino. And surprisingly, back in 2007, siya po yung una kong naging celebrity client, si Tita Ah, LT. talaga? So, yeah. Oh, Did you yes tell po, her that? siya yung Sinabi mo yan sa unang-una. kanya? Sinabi Yeah. mo sa kanya yan? Opo, I did. Yeah, I shared that with her. Sabi ko, Tita, you know what? Sabi ko, nung bata ko, I saw this magazine and I was like, talagang sketching, ano kayang maganda, hindi maganda to, isa pa, another one, ganyan. So, nakakatuwa, Derek. But going back po dun sa question nyo kanina, it was actually after giving birth to our firstborn, after 2 years, so I was 25 that time, when I started my fashion, my career in fashion. So,
yun po, gumagawa na po ako ng clothes for a friend who had a store. And I started making already mga damit po for magazines, for some celebrities. And then my husband said na, you know, it's time that you have to study it. If you want to get into something, kailangan aralin mo. So, ang galing din niya, he was the one who looked for a school for me, and then there he found Fashion Institute of the Philippines. FIP, another FIP alumna. Ako siya noon. Isa, isa na naman to sa mga ano mo, si Kat, sa mga alumna mo, alumni na medyo, hindi lang medyo, successful sa ginagawa niya. Salamat pero, po. Pero Kat, curious ako, meron ka bang ina-idolize na, nung bata-bata ka, may ina-idolize ka bang Filipino fashion designer? Actually po, napakarami, no? Napakarami. Whether, hanggang ngayon naman din po eh, napakarami kong ina-idolize na, syempre, mas senior sa amin, even yung mga younger sa amin, because there are a lot of Filipino, talented Filipino designers. Diba? Ang dami-dami po. But, ang isa po sa pinaka-ina-idolize ko is si Sir Shannon Pamaong. Of He's my course, mentor. FIP. Yeah. FIP, yes. And I really admire Derek his, ano, his passion in creating each piece. And also his, ano, he's being able to share his knowledge. Kasi I remember he was saying, no, before, nung nag-aaral pa po ako, he said na, you know, this is a God-given talent. And, diba, it's just right for us to share it, you know, and help others who would want to be in this industry. So I really admire his talent and his, ano, humility. Nakaka-ano Shannon, of talaga. course. He's my friend, Opo. Shannon. Anyway, Yes. sabi mo nga, nag-aral ka, no? Nagkaroon ka na ng mga kliyente. Pero Kat, ano talaga ang main line mo sa paggawa ng damit? At ano yung pagkakaiba mo sa ibang designers? Actually, direct siguro po ang I would say my main line would be formal gowns, yan, bridal and power suits. But of course, meron pa rin po kaming ginagawang dresses, mga ganyan, iba-iba naman ng ano namin. I would say, kasi like when I meet clients, I really want to get to know them first. Kasi syempre, di ba po, after all, it's not just about my art. It's not just about what I want or what I want them to wear. I want na lumabas po yung personality nila sa i-create kong damit para sa kanila. So that, and I'm very keen to detail. I love doing details and yung kung mga anong mga bagay na para magpapaganda sa damit. So we really do it, me and my team, we do it for love and passion. Pero Kat, sino ba ang kliyente ni Kat Corpus? Anong klaseng kliyente meron si Kat Corpus? Meron ka bang specific age range or market? Sino ba ang Kat Corpus client? Actually po, Derek, when it comes to age range, iba-iba talaga. Meron kami baby, baptismal, di ba? Meron din po kami mga seniors like, celebrating their 50th anniversary or their 80th birthday. We have like bridals, yung mga weddings, we have mga prom. So, wide range po yan. But I would say that a Kat Corpus clientele would be somebody who's confident, and somebody who's versatile, not, you know, somebody who wants to try new things also. Yan. Yun. Anyway, Kat, Yes, nagkapagtrabaho tayo together sa Philippine Fashion Week. yes. Medyo ano, laylo muna ngayon ang Philippine Fashion Week. Diba sabi mo nga kanina, namimiss, nakaka-miss yung gulo, Yes. yung, diba, Yes. yung gulo natin, diba doon, Opo. yung the frenzy of Philippine Fashion Week. Ano Yeah. yung natutunan mo nung sumali ka sa Philippine Fashion Week? Actually po, ang natutunan ko talaga sa Philippine Fashion Week is, you know, how to work well with your colleagues. And I really enjoyed it, you know, working with other designers, with directors, with the models. Yung pakikisama ko, kasi very important yan eh, na marunong kang makisama. And every time I finish a show, direct, ang heart ko, you know, pagkalalakad ka na sa runway, ang puso ko talaga is punong-puno po ng gratitude. Puro all praise and thanks to God for giving me that opportunity to be on that stage. To the people, yung staff ko po, na we tirelessly work on each piece na para palabasin po yung art ko, yung nasa isip ko. And of course, the directors, the models, the producers,
yung crew and even yung audience po for making it all possible. And it humbles me directly kasi, di ba, imagine, ang dami-daming people who worked hard for this na para maging possible lahat ng ito. So, yun po ang pinaka-importanting mga natutunan ko noon. 'Di ba no, nakaka-miss din yung gulo, Yes, yung 'di ba yes. yung takbuhan, 'di ba from one room to Yes. another, 'di ba? Pero I Yes. hope makabalik din no after this nag-hiatus Sana po. lang. But I've been talking to Joey about it already and we are exploring new possibility na bumalik din. Syempre hahanap muna ng sponsors, but I hope you can support us pag bumalik ulit ang Of Philippine course. Fashion Week. Oo. Definitely, Anyway, Derek. Kat, dyan sa area mo, ako nadadaan ako dyan minsan eh. Nakikita ko yung karatula mo, yung ano mo, yung signage mo. Kat Corpo. So, nakikita ko yan. Kasi ba, I live in the area also. Dito lang naman ako sa Yes, may sir. bandang celebrity, di ba? Anyway, syempre nadadaan ako. Ang feeling ko, ako feeling ko ha, catch mo yung market. Hi, thank you po, Kuhang-kuha mo Derek. yung market, di ba? I mean, paano ka nagdi-deal sa mga kliyente mo? Siyempre, hindi pare-pareho yan kape. Merong madaling kausap, merong mahirap Yes. kausap, merong mas Yes. older, merong younger. Paano ka nakikipag-deal sa kanila na hindi sumasakit ang ulo mo? Actually, direct siguro po, ano, it's about, marami kasi rin ako kaibigan na yun yung ayaw nila daw, yung sakit sa ulo, yung ganyan. If, maybe if you look at it that way, it would be. But I always look at it as a blessing, you know, meeting new people and, you know, dealing with them. But yes, tama po kayo. Merong ibang clients na hard clients. Meron din yung malulungkot na kliyente. But siguro para maiwasan din yung mga problems, it's very important that you organize. Everything is organized. So that's, you know, being organized from accepting clients, starting their garments and fittings and down to the deadline. Kasi meeting deadlines. Kasi po, yan, I'm very OC when it comes to yung meeting deadlines or yung mga details na walang madedelay. Para din po yung aming clients, wala silang stress. Hindi sila masistress. And then, kung kunwari yun nga po, may mga fittings kami para just to make sure na before we release the gowns or the suits, perfect siya. Lalabas happy-happy yung clients. Yes, Kat. Ikaw, known ka na gumawa ng feminine clothes, no? Actually, pamangkin ko, naging kliyente mo when she was in Yes, Miriam, opo. di ba? In Miriam Carey. Yes. High school siya noon. Ano, hindi ko matandaan. Prom ba yun or whatever? From Puata, yes. Oh, minention mo sa akin. Minention niya rin sa akin. Sa, ngayon, nagulat ako, bigla kang nagkaroon na ng menswear. Eh, kilala ka Yes. bilang girly-girly designer, di ba? Gumawa mga prom, mga debut, mga wedding. Bigla kang nag-venture into menswear. Bakit? Actually po, nag-start po yun noong 2007 when I started making clothes for ASAP and SOP and commercials and mga teleseries. So, syempre po may mga male celebrities din kami na we need to dress them up also, no? And then, kasi yung area rin QC to eh. So, marami rin pong politicians from Quezon City or from other provinces or cities. So, yun talaga pong maaano rin na nainganyo rin ako. And since I love dressing up, I super love clothes po talaga. Even my husband and my son. Ginagawan ko rin pa talaga ng damit. So yun po ang nakapag-engganyo rin sa akin to start menswear. So, oo, at may market naman ka, no? Meron naman market, Yes. no? Opo. Yes po. Siyempre, kailangan Marami ang kumita ng market. designer. Hindi mo pwedeng gawa lang ng gawa. Yes. Kailangan kumita rin, di ba? Yes, opo. That's true. Kat, another question. Ito lagi kong tinatanong to sa mga designers. Eh. Sa lahat ng kilala kong designers na gumagawa ng ano ng made-to-order, di ba? Hindi ka ba na na-detempt pasukin ang ready-to-wear sa department stores or malls? Hindi ka ba na-detempt or meron na bang kumontak sa'yo o nasubukan mo na ba? Actually po, ready to wear. I actually have mga ready to wear pieces here at the atelier. Though it's one piece per design kasi yun nga po, since it's here sa atelier, I want na parang unique pa rin kada piece, no? But actually doing ready to wear sa mga malls would also be a good opportunity.
Okay din po yun. Business pa din. Business pa din. You know what I mean? Yes, Habang yes. Opo. bagets, Kat. Habang bagets, why not? Yes, push pa rin. That's correct. Opo. Diba? Kat, meron isang bata, kunwari may isang lumapit sa iyo. Babae, bata. Bata pa. Siguro sabihin natin mga 10 years old. Gusto niya maging fashion designer paglaki niya. Anong sasabihin mo sa kanya? Actually po, ano, other, just like what we always tell our children, no? Lagi namin sinasabi sa kanila, anything is possible when you set your mind and heart to it. Lahat yan posible. And importante, you work hard in achieving your goals. Ano pa man yan, whatever makes you happy, you have to own it. You have to pursue it. Diba? Kailangan sundin mo yung nagpapasaya sa'yo kung ano yung passion mo. Work hard and never say no to opportunities. And also nga po, Direk, dapat lagi rin tayo magdasal kasi lahat yan possible pagka ginaguide Yes. tayo naman talaga. Yes. And always, always, di ba, Direk, yung iba kasi, di ba, parang ano yan eh, wala naman pong umuunlad ng mag-isa. So you always, always have to be grateful and never forget the people who helped you along the way. Lahat yan maging mapagpasalamat ka because kindness and humility will really take you places. Eto, Kat, may maganda kang negosyo, may supportive kang asawa, at lumalaki na rin yung mga bata, di ba? Paano mo Opo. nakikita, paano mo nakikita ang sarili mo bilang number one, Kat Corpus, the family woman, and the designer in 10 years? Grown up na yung mga bagets, medyo Yes. mature na kayong dalawa mag-asawa, yung business mo nandyan na established na established. Paano mo nakikita yung sarili mo in 2034? As a mom po and as a wife, I think direct ganun pa rin ako, very hands-on pa rin ako, and I have a 3-year-old, so malamang po active pa rin ako sa school PTA niya in 10 years, Saan no? ba? And Saan ba siya? Saan nag-aaral? Saan ngayon po mag-aaral? kasi preschool pa lang siya. So, Preschool, oo. yung aking 3-year-old, preschool pa lang. But my eldest is already in college. Saan siya? Anong school? My eldest is in UP. Ah, malapit-lapit pa din sa area. Opo, malapit-lapit. Malapit My pa daughter din. is now in entering high school. She just graduated grade school. Medyo magkakalayo po yung gap ng aming kids Saan eh. siya, Miriam? Poveda po. Sa Ah, sa Poveda. Poveda, mas malayo. Yes. Oo. Malayo po. That's Oo. correct. So, yun po, siguro direct, when it comes to being a mother and being a wife, you know, that's very important that you are hands-on, that you take time for them kasi they grow up so fast. So, yun po Oo. talaga. Diba po? Hindi ko pababayaan yun. And of course, it's very important also to take care of your marriage. So, dapat di nawawala yung date nights, yan, yung Yes, mga... of course. Diba po? It'll make you young and happy forever. So, it's very We should important. always be happy forever. Yes. And grateful, diba po? Oo, grateful. Oo, lagi lang. Dasal-dasal palagi. Paubaya mo kay Yes. Lord kung ano man yan. Di ba lahat? Totoo po Dumadaan yan. tayo sa mga problema. Pero ako, I always surrender myself to Him. Lord, bahala ka na. Yes. Kung ano yung whatever is your will for me, I will respect. Di ba? I will follow you. Di ba? Ganun Strong. lang. Yes. Kat. That's true po. Oo, And yun, Kat. sa business naman po, direct, Oh, as a sige. businesswoman, no, in Sige. 10 years or 20 years, well, sa business side naman po, I'd still be, of course, helping my husband run our construction and development companies. And of course, one thing is for certain, 10, 20, 30, hanggang kayang-kaya ko pa po, I will still be doing this, the thing that I love most. Kasi ito po rin yung nagpapabata sa akin, in which I think makes me a happy person. And I would like to say I'm a good mom, or kasi that it inspires me po eh, na, you know, meeting new people, hearing their stories, you know, yung getting to know them and being their friends and making them happy. So para pong very rewarding and fulfilling din, like yung maging part ka ng isang yung milestone nila or yung kanilang mga special occasions. So yun Kat, po. Yes po. sa mga nanonood, baka may gusto magpatahe or you know, magpagawa ng damit sa iyo. Paano kanila mako-contact, or would you like to give your address ng iyong atelier? Yes po.
You can visit us at Sevierville Avenue. We are located at number 10, Sevierville Avenue, Loyola Heights, Quezon City. And then you can also check our Instagram. It's Cat Corpus Atelier, and our Facebook is Cat Corpus Atelier also. So you can message us there, or you can just drop by to set an appointment. Ay, naku, madali niyo pong makita dahil when you're along Sevierville Avenue, kitang-kita mo nasa kanto ka eh, di ba? So, pero is space pa ba yung nasa tapat mo? Space pa ba? Or No, tinayuan na? actually, yung sa tapat ko po, direct na tayo ano siya ng building. So right across us is the para siyang brick building, and then right beside Oh. me is a restaurant. So Oh, dinawa madali niyo makikita niya makita, kami. makikita niyo eh. Makikita niyo sa taas nakalagay Cat Corpus. So, I hope you can patronize Cat. She's one Thank you. fine lady in fashion na nagkaroon ako ng pagkakataong makatrabaho during Philippine Fashion Week. Salamat po. At hanggang ngayon po, eh, we still contact each other. Hindi kami Yes. nagkakalimutan dahil ako naman, once a friend, forever friend na yon. So, hindi mawawala. And I really hope we can work together again, Kat, in one of the shows in the Yes. future. I'm looking forward to that, Derek, and I also want to thank you personally because what as I've said kanina po, when I entered yung Philippine Fashion Week, baby pa po ako sa industry. And isa po kayo sa mga nakilala ko na una. I was actually starstruck when I met you, but you were so nice to me. Napakabait niyo po sa akin, and you made me feel welcome. And yung show namin, yung unang show, natanggal po yung kaba ko because you were, talking to me and then just giving me yung ganyang smiling face ninyo. Alam mo Salamat naman, po. ang prinsipyo ko lang, laging masaya. Always Salamat happy. po. And count the blessings instead na mag-ano ka, di ba? Always count the blessings. Kasi lahat Correct. naman itong ginagawa natin, blessings yan from above. Yes, So, yes. just count them and say thank you afterwards. Di ba, That's Kat? correct. That's true po. Oy, Kat, Yes. thank you very much. I know, My panghali po pleasure ngayon po, ginagawa Derek. namin yung interview. And nag-avail pa po siya. Kita nyo, nag-ayos pa po siya just for the interview. And I appreciate that, Kat. Really, I appreciate You that. din po. I'll My pleasure, Derek. be seeing you one of these days. Yes, So, basta please, mag-anohan Derek. tayo. Okay, thank you. Say Yes. bye-bye to our And audience. good luck to you. Thank you. Thank Thank you very much, you. everyone. Thank you, Derek. God bless you. Bye-bye.